guys! Pops here and welcome to my channel. So this video is regarding my experience in YouTube Fanfest Manila. So hindi ko na siya inadun sa vlog ko because medyo mahaba na nga. As you can see, I cut it in part 1 and part 2. So please watch it, guys. Just click the link below in my description box. So here we go. If you watch my previous vlogs regarding tickets in YouTube Fanfest Manila, sinabi ko doon na may sinili na akong isang entry sa Twitter. I mean, it's like, it's a video entry, then you will put, you will create a video and you will say that why you deserve to win that ticket. But unfortunately, I didn't win. It's so sad. But I keep on messaging them, guys. I mean, that Twitter account, and then they messaged me back and they said that they will still give me ticket because I think hindi yata makakapunta yung isa nilang kasama. So ayun, umasa ako na makakapunta ako. That's why I'm so excited. And nileave ko sa work, nag-apply ako ng leave sa trabaho para makapunta talaga dyan. I mean, pinaghandaan ko talaga siya. But sad to say, nung mismong araw na, I mean, 27 ng umaga pagising ko, nag-message sila sa akin because they said, hindi na nila ibibigay yung ticket nila sa akin. Instead na sa akin na lang daw ibigay, yung parents niya lang daw yung gagamit. So, it's fine. Yeah, I know it hurts kasi medyo umasa ako na magkakaroon ako ng ticket. Kasi sabi lang naman nila, they might give me the ticket. So, umasa pa rin ako. So, ayun nga. Pero sabi ko sa sarili ko, kahit team labas ako, pupunta pa rin ako doon sa event. Bahala na. And then, medyo, I'm sorry guys, sa mga makakanood nito, I'm so sorry sa munti ko nang ginawa. Meron, naghanap ako ng ano, sa Google, sa Twitter, kung merong nagbebenta ng YouTube Fanfest tickets, which is wala akong nakita. Because it's bawal. I mean, binigay nila yun ng free, so bakit ibebenta, diba? Avoid scalpers. So yun na nga, wala naman akong nakita so far, pero ayun, sorry, medyo naging frustrated ako regarding that. And browse ako ng browse sa Twitter. I mean, search ako ng search regarding YouTube Fanfest ticket. Baka mayroon pa rin ano, entry. Kasi yung ibang contest na tinignan ko, tapos na yung deadline nila. Meron pa bang magbibigay ng mismong date ng tickets? I mean, magpapagawa ng game. I mean, gagawa ng contest. So, ayun na nga, wala akong nakita. But eto guys, meron akong nakitang dalawang Twitter account. I mean, not only two Twitter account, but I think more than five na wala daw silang kasama, then ibibigay sila yung extrang ticket nila. Even meet and greet ticket they will give. But I keep on messaging them, but walang nag-reply. But eto guys, merong isang Twitter account na nag-reply sa akin because ang sabi niya dun sa kanyang account, hindi nila magagamit yung isang ticket. So just look for this person. Then may nakita rin akong isa. It's like ticket hunting. Hahuntingin mo yung admin ng Twitter account na yon para magkaroon ka ng ticket. So ayun guys, nag-message. Tapos sabi ko, pupunta pa rin ako kahit anong mangyari, kahit team labas, kahit huntingin ko sila. I mean, magpapaka frustrated ako. So ito na nga, merong isang nag-reply sa akin dun sa Twitter nga. Sabi niya, antayin lang daw sila dun sa waiting area. So medyo, ano, natuwa ako. Kahit medyo 50-50 yung chances na ano, magkaroon ako ng ticket or hindi ako magkaroon. Pero pumunta pa din ako. Then keep on updating them, I mean in Twitter, na on the way na ako, napapunta na ako. Kahit actually hindi ko gamay yung World Trade Center. Nakapunta na ako doon, pero before, meron kaming sasakyan. But now, nag-commute lang ako, tas mag-isa pa ako. So, talagang buwis-buhay yung peg na ginawa ko nung time na yon. So, ayun, biglang biglang dini-DM nila ako sa Twitter. Sabi nila, i-text ko lang yung number na binigay nila. So, para maka-ano sila ng update regarding kung nasaan na nga ako. Then, even in Twitter, in messages, text messages, ayun, ina-update nila ako and ina-update ko din sila. Then biglang sabi nila, don't worry, sa akin daw ibibigay yung ticket. So, sa biyahe pa lang, ang saya-saya ko na, as in, super, ang saya ko, promise, grabe. So, medyo kinabahan ako,
during ng biyahe kasi baka ibigay nila sa iba yung ticket kasi ang tagal ko because it's sobrang traffic, guys. I mean, but I keep on telling them na, guys, kung nasaan akong lugar. So, ayun na nga. Buti na lang medyo napaka-pasensyado nila. The patience is overflowing. And then, nung pagdating ko sa World Trade Center, sinabi nila kung nasan silang area. So, ayun, nung nakita ko sila, grabe. Alam niyo yun, yung parang kahit hindi ko pa sila kilala, parang feel ko na welcome ako. Then, nung pagbigay nila ng ticket sa akin, grabe. Nagtititili. Hindi naman sobrang titili. Kumbaga, kinilig talaga ako na feel ko parang, oh my God, parang kang nanalo ng lotto. Ganun yung feeling sa akin. Kasi nga, gustong gusto ko talaga. And yes, it's my first time to watch YouTube Fan Fest Manila. So, thank you guys. So, this video is also a thank you shoutout. So, I want to thank Marielle. Kasi siya po yung unang-unang nag-message sa akin. I mean, kahit nasa US siya, hindi siya nakapunta, mini-message siya, kina-update niya ako sa mga dapat gawin. I mean, kung nasa na ako, kung anong way na ako. And then, Afi, thank you so much, Afi. I love you so much. I mean, thank you. Super thank you, Marielle, Afi, to the both of you. Thank you, guys. Kasi si Afi naman, siya yung text ng text sa akin, yung nag-update sa akin kung nasa na ako. And then, yun na nga, siya din yung nagsabi na sa akin na daw ibibigay yung ticket. So, thank you guys, the both of you. And then, special thanks to Cherise, Cerise, and Miles. Thank you guys. Because, you know, nung pumunta ako doon, wala akong companion. So, sumama ako sa kanila. And then, hinayaan lang nila ako kung na magpaikot-ikot doon. And then, ina-update nila ako kung nasan silang area. So, para pag pupuntahan ko lang sila doon. So, ayun na nga, that's why, I mean, hindi ako nakaramdam ng pagiging OP kasi napaka-ano nila sa akin. Super entertaining, kailangan tama ba yung term ko? Kung baga the way they entertain me, it's like parang matagal na kaming magkakakilala. That's why na-enjoy ko yung company nila. So, thank you guys. Thank you, super. Thank you so much. It's a big thank you, guys. And then, nung nagsimula na yung event, so, I mean, super happy ko. I mean, tili ako ng tili, wala na akong pakialam kahit magtinginan sila sa akin. I mean, super overflowing yung happiness ko, guys. Ganon. And I'm so happy din because nakita ko din yung mga gusto kong makitang YouTuber, vlogger. I mean, hindi naman lahat. Pero most of them nakita ko. Especially yung mga, yung mga creators, yung mga guests nung gabi na yon, yung mga nasa stage. Even though I don't have meet and greet ticket, makita ko lang sila. It's so grabe. I mean, malaking bagay na yun. Especially yung mga international vlogger, YouTuber, or whatever they call it. I mean, YouTube creator. Yes. And then, I'm so happy because I saw Say Tioco. My God. Super, you know. Makita ko siya talagang, para talaga akong nagtititili na kinikilig. I mean, yung speechless. Basta ang sinabi ko lang, say, oh my God, say. So, natuwa ako, guys, kasi approachable din siya. That's why I hope to see them, to see her again. Yes, Miss Say. Not only her, but other bloggers like Daniel Marsh, Laura Reid, then Wil Dasovich, and Janina Vela. Oh my God. So, yun na nga. I'm so happy to see them. So, guys, that's my experience, my amazing experience regarding YouTube Fan Fest Manila 2016. And then, I'm looking forward to go there again next year. I hope meron ulit next year. And I hope makakuha na talaga ako ng ticket. Hindi lang ticket, kahit meet and greet ticket. Sana magkaroon din ako. Then, thank you guys for watching. Then, please watch my two vlogs. It's part 1 and part 2. It's my vlogging experience regarding YouTube Fan Fest Manila 2016. So please click the link below in my description box. So thank you guys. I love you.